post-workout meet as usual. So doing the staple, you already know. Either pork loin naman or this one. Chicken breasts, pancier, little bit of butter, margarine, ganyan, tapos bawang. Tapos, here meron tayong Newton Inay, saging na pancier lang din, walang oil. So, yun muna tayo. Tapos, kumuha na ako ng isang scoop ng protein shake. Tapos, isa pa ulit. Ngayon. Kick in yung ano, sobrang lupit. Nag-kick in yung pre-workout. Kahit ano lang tulog natin. 3 hours. Sunod-sunod kasi. Medyo draining. Pero, okay lang. Puro 2 hours, 3 hours, 4 hours lang. Basta less than 5 hours na yung mga tulog ko. Since kasama yung edit. Tapos, all day sa work. Yan talaga. You have to prioritize. Pero yon, getting back in the zone. Bukas bawi ulit tayo. Kasi Wednesday na ngayon. We're gonna make up for the missed days. So, sunod-sunod din natin halos. Cardio session, tsaka workout sessions. Mega dinner. Peanut butter and jelly. Pahoom! So, yun, nalo ko lang sa banana to sag. Banana, saba, tapos pro, ano, protein natin, protein source, chicken breast. Then, yun! Natin ang banoffee pie sa ating chicken. Ay, cheat meal. Yun, ito. Maple syrup. So, busog na tayo niyan. Hindi pa nga tapos yung macros ko eh, since di ako kumain buong araw. Halos. Chicken breast lang. Yung kaninang umaga, roasted chicken, tsaka kanin lang. Tapos ito na. So, makaka-box out tayo. So, let's go. Enjoy this. What's up, guys? JM here. Welcome to our fitness journey. Today, ngayon lang muna lang ating oras since day off. Gabi na yun, nagmadali lang talaga ako, 10:30, napunta ako ng 10:15. Mukhang nababadal pa sa akin. I-stop ng gym, pero okay lang yun. We apologize. We hit the 300 calorie mark lang ng cardio session. So, hindi ko lang kung babawiin natin yun, 700. Masyadong pang mataas yung 700 calories para sa atin. Parang hindi pa sustainable. Pero to try natin, since yun nga. Nung Monday, may work. Tapos kala ko, nung umaga, tapos na. Kala ko tapos na. Yung pala. So, natulog ako ng 11 to 12. Or 11 to 1. Ng tanghali. Sa after that, alam ko mag-gym ako. Pero yun, may work pala. Hindi na ako nakapag-gym. So, medyo yamot. Sana hindi na lang ako natulog. Kasi since yun nga, puyat din. Tapos, errands nung Monday ng gabi, kinabukasan may work na naman. Tapos nung Wednesday morning, full day may work na naman. Ngayon Thursday, day off! Pero mag-workout tayo. Tutunan ko this past few days na kung may mental sacrifice ka, kanyari work, workout, tsaka tulog. Sacrifice ko yung tulog. Kaya ba, blessed ako na meron akong work na inspiring. So sa sayo ko sa inyo, inspiring job kayo, good for you. Pero sa akin, I'm blessed to have a job na inspiring, then may workouts, then you sleep. If all worst comes to worst, kapag nagbabanggaan na lahat, hindi mo na maayos yung marami ng schedule, kailangan mo mag-workout. And tutunan ko na pwede palang isacrifice yung sleep. Mga these past few days, 3 hours lang tulog ko, 3 hours, 4 hours. Kaya naman pala mag-workout. Pero, meron akong pre-workout kasi. Kaya, nakasurvive tayo. Pero, syempre, hindi naman advisable talaga na kulang tulog. Eh, since yun nga, ever since talaga na nag-start ako mag-gym, lagi akong 8 hours. Pag puyat ako, hindi ako nag-gym. Pero ngayon, tutunan ko kaya naman pala. Basta, proper form, walang ego lifting. Tapos, yun, laking tulong ng pre-workout. Tsaka, dapat on point pa rin tayo sa nutrition. Since yung Monday, kumain kami ng
Sobrang daming cake tsaka chicken wings sa KFC. Pero hindi naman masyadong na-offset yung ating katawan. Pero feeling ko na-delay yung fat loss. Pero sige, maganda tayo. Try ko umabot ng 700 calories today para mabawi yung hindi ko naalala, para mabawi yung calories na in-intake natin na high fat. Ultimate high fat talaga. So, yun. Ito yun yung fitness journey talaga, adventure. Yun, ang hirap talaga gumising ng umaga dahil may work nga. Tapos, iba pa rin, iba talaga kapag di ako nakapag-gym 2 days straight. Kasi nung Sunday, nakapag-gym ako, pero yun yung 4th day ko. So, wala pa akong gym halos this week. Kahagabi lang. Yun yung first, ano natin, first gym natin of the week. E di ba nakakailangan din ng 4 times, so 1 down pa lang. May 3 pa ako. Today, hindi ko alam kung bukas o basta Sunday sure. Sunday, gym ko yun. So, may 2 pa. Kaya natin isiksik sa ating schedule since bukas meron na namang work. Friday, Saturday meron din yung ata. So, yun. It's a matter of prioritizing. Ano muna, wala muna friends. Focus na muna sa work, sa job ko, tsaka sa workouts. Then, syempre, overall, sleep. 8 hours talaga. Then, nutrition, which is okay sa akin kasi since meron akong chicken breast lagi sa ref, meron tayong protein shake. So, sobrang laki ng tulong na nai-hit pa rin yung protein requirement. And, yun, nag-iba talaga yung body composition. Since kahit di nag-magalaw yung weight ko, mapansin ko sa abs, nagiging prominent na siya. Unti-unti, with cardio. So, yun. We survived the intense schedule. Nakakabuang din pag nakakabuang pag wala kang workouts at minumulto ka na ng gym. Tinatawag ka na ng gym. Noong mga past few days yun, nung lalo na nung Wednesday kahapon, tinatawag na talaga ako ng gym. Parang nakaka-depress na pag hindi nakapag-gym, parang may kulang. Siguro dahil siguro sa matagal ka na nag-gym, na-enjoy mo yung process. Pag walang gym, tinanggal sa'yo yung gym dahil sa mga activities, sa friend time, umultuhin ka talaga ng gym. Pero sa akin, sana ma-experience rin yun na habit ka siya. Hindi yun na siya kailangan isipin, kayo na yung minumulto ng gym. So meron na ganun tayong point. Kaya ngayon, okay lang sa akin mag-gym kahit noon last week. Hindi ko masyadong feel. Ngayon feel ko natin. Yun nga. Tinamaan ako ng heavy schedule. It's a matter of canceling everything. Then prioritizing yung gym. Pagkasabayin yung work na may gym. Tapos cancel everything. Social media, family, socials. So, keeping it real with you guys. Then yun, nagka-produce pa ako ng videos. So, yun talaga. Since yun yan, sabi ko, pag sinabi fitness. Fitness ang focus ko today in my days. Now, my present is gym. Sama na din yung YouTube, yung videos, workouts, pag-aral na about fitness, and workouts. Then, syempre, work. So, yun lang gusto kong mag-focus muna doon. Panagbabanggaan sila, maraglag talaga yung sleep. kaya natin. At least, maganda siyang experience. Natututo tayo sa body natin na we can do it. Ayun. Medyo maaba yung video, pero okay lang. Back day tayo ngayon with 700 calories ng cardio session. Since okay lang yung back day, kasi mabili siya, tapos yung mag-abs tayo and calves. So, yung! Hindi pa sumasakit yung shoulders ko, pero kita nyo naman sa previous workout yan. Sobrang nag-heavy tayo, pero enjoy. Keeping you guys posted. Thanks sa pagsama. Oh, don't forget to subscribe, please, and then like. Para sabay tayo pag gym, sabay kayo sa aking fitness journey. Yan. Back day, let's go! What's up guys? Starting our back workout with
pull-ups. So, tinry ko lang na kita yung back para lang ma-inspire tayo. And then, meron tayong standard on my back and how it works. And, you know, really, kitang-kita na yung shoulder blades natin since we're leaning out. Then, yung mga, yun yung rhomboids natin. Medyo nagpop-up na rin. Pero, a lot of development needed for the back. And we here working and doing this for 3 sets. Gusto ko lang mag-aim ng 10 reps. So, if ever 5 lang yung kaya ko, pahinga muna. Tapos, back ulit to continue. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yun lang. Kung kayo din, di kayo makakompleto ng pull-ups. Yun din gawin nyo. Showing you off the back. Getting wider with our first exercise. And yung, yan, no pump. Ayun pa lang kasi yung ginawa nating exercise. Pull-ups. Tinry ko mag-vacuum. Naubo ako. So, yan, showing you off lang. Little bit. Kapag umaga, no pump. So, yan, tapering the waist. And widening the lats. And yun, sa ganun lang, pag beginners like me din sa pull-ups, I consider myself as starting out pa lang din sa pull-ups. So, hindi ko pa masyadong kaya more than 10. Pero hopefully, lumakas tayo in the coming weeks. And then, I'll update you sa mga progression. Here with my last set sa aking cable rope push down. Trying to squeeze in reps. Don't be afraid, guys, pag sa mga later reps na mag-partials to make it more intense kasi sayang yung intensity nung lats nyo since kung di naman sobrang bigat nung weight, makakontrol nyo naman siya. Kahit yun, little bit of swinging, a little bit of half or partial reps will really help to engage that lats, yung under the kilikili na lats. Yan. And after that, nag-drop set tayo. Ang maganda sa drop set, nari naka-10 kayo, tapos din-drop niyo yung weight. Siyempre, sa mga, sa first set, yung later reps na yung mga 7, 8, 9 reps, medyo messy na. So, pag din-drop niyo yung weight, it allows you to be on form ulit. So, pabalik ka sa magandang form. Tapos grind ulit until 7 reps. Yung third reps ulit. Yung pang 8, 9 rep ulit, sorry. Yun yung, ano, doon na naman tayo ka-partial and then doon na naman tayo magbubuelo. So, yan. Papansin nyo guys, every exercise nag-flex ako. Not to show off. Pero, maganda rin talaga to establish that mind-muscle connection para alam nyo yung win-work on nyo. Minsan kasi, tulad this one, pag hindi, wala masyadong mind-muscle connection sa back, na win-work on pa rin natin, minsan, nakakalimutan na natin isipin yung back natin. Kung ano talaga in-exercise natin. Minsan, nag-engage na yung bicep. And, syempre, kung back day, we don't want to engage so much of the bicep since siya na yung bubuhat, hindi na lalaki yung back. And, kaya nga tayo nag-neglect ng arms and chest to engage yung ibang muscle group to develop. So, yun lang. Mind-muscle connection. If you're trying to make bigger that body part, that certain body part. Pero kung strength, syempre, you have to ask for different muscle group to help. Like, kunyari sa squats, kailangan engage talaga yung glutes, yung lats. Hindi lang basta-basta legs. So, kung strength talaga. Pero kung isolation yung nahanap nyo, yun. Kailangan mind-muscle connection. Here, as you can see, the calf muscles developing. Yun, nakita nga tayong line. Yung calf muscles, so very happy with that. And yun, trying to squeeze in lang. Yun yung mga di nawawalang exercises sa atin. Yung mga classic. Pero, nag-vary lang yung how we do it. Then the intensity, the form, getting better. Then, yung partials. Tapos, kung di natin kaya sa pull-ups, di natin kaya yung 10 reps. Yan. Talagang in-aim natin na huwag tapusin yung set. Diretso kahit may pahinga in the middle of the reps. Here, drop set.
for our last back exercise. So, pinu-fast forward ko na lang kung para hindi masyado matagal. Yun. This week, sobrang grinding tayo. Mga 5 hours lang tulog ko or less. Pero, pre-workout allows you to execute more. So, happy with that kasi for your first time natin this year, nag-pre-workout eh. So, yun pala yung effect. So, drives performance. Pero hindi siya sustainable na nagpupuyat tayo. So, yun lang. Pero hindi natin may iwasan. So, we move on to calves. So, ang ginawa ko dito sa calves, yan. Sa Smith machine, 15. Both feet. Tapos, no weight. Yan, 10. Single feet. Single foot. Yan, tapos both 10 ulit. Yan. Tapos hindi ba tapos yan? Parang circuit. So, abs and calves magkasabay. Diretso tayo sa hanging leg raise. So, pag... Nakita nyo yung pag-pull up ko nung sarili ko pataas. Parang unshrug it. It helps you to engage your back, your lats, para stable kayo. Tingnan nyo, medyo gumaganda na yung form natin sa leg raise. Hindi tayo masyado nagsiswing. Medyo stable na tayo. And... Marami rin kasabi yung mga gym enthusiasts sa YouTube, others, not Filipinos ah, pero favorite talaga nila yung hanging leg raise. It hits everything eh, yung buong abs mo. Kasi yan, after that, hindi tayong pahinga, diretso yan sa ano, cable rope crunches. So after mo matapos yon, one set yon. So parang circuit, babalik ka dun ulit sa calf raises. Tapos, diretso ulit. 3 sets yun, nung 3 exercise, parang siya circuit. Ito kasi hindi ko siya masama sa circuit kasi nasa 4th floor itong exercise na to. So, iba yung background. So, ganun lang. After nun, ito na. So, 3 sets. Tapos yun. Cardio session. Kita nyo, nag-weighted abs ako. Kasi, yun nga. Dati hindi ako nag-abs. So, ngayon para ma-develop. Yan. May weight. Finish full workout of back, calves, and abs. Yung cardio session na lang ang gawin natin yung 700 calories. Siguro abog tayo ng 1 hour. Pero wala, task to be done. After naman ito, wala tayong gagawin. Tutulog lang ang buong araw. Bawi tayo for building our chain. Sleep is important, don't forget. Pero sometimes, compromise. Pero okay lang, bawi tayo sa sleep. Then, eat clean pagkatapos ito. Marami tayong food and groceries. Then, keep you guys posted later. Cardio session pa. 1 hour. The things you do when you miss out the gym. So, making up for it. Look. Oh, kita niya ito. 700 calories. 1 hour 10 minutes. Still going. Pero yun, nakatapos tayo. So, get us out of the way. Twice. Workout and cardio. For the week done. Balik tayo bukas ng sobrang aga. Kasi may work. I have it in me. I was so in the zone. Nothing can stop me. And then, it's just an something in my belly that wants to release the energy, do what's required, and enjoy the process. Keeping you guys posted for my post-workout. If I can, you can too. Let's go.